Yan na. Dito na sensei. Makulimlim pa rin dito. Punta na kami ng clinic. After nito mag-practice kami ng ano. Practice ng forklift dun sa Kaisha. At ilang minuto nga lang po mga kababayan, ay andito na po tayo sa ospital dito po sa Japan. Dito po kami magpapa medical. Ayan, sinamahan po kami ni sensei kasi mahirap po kung kami-kami lang po yung pumunta dito, 'di ba? Syempre hindi pa natin alam talaga yung kalakaran dito sa Japan, kaya kailangan natin ng makakasama para mag-process sa mga ganitong bagay dito sa Japan. Ayan, at ito po, nag-aabang na lang po kami kung kailan po kami tatawagin, kasi yung papel po na pinilapa namin binigay na po ni sensei. Pero nung nasa apartment pa po kami, niready na po yun ni sensei. Kaya ayun, pagdating namin sa ospital, bigay na lang po namin and then antay na lang. Meanwhile, eto, at tapos na po kami nito, pauwi na po kami, at parang isang oras lang yata mahigit yung medical doon at tapos agad, kaya ganun kabilis dito sa Japan. Talagang namangha kami kasi sa Pilipinas mag-aantay ka talaga ng isang araw bago matapos yung medical natin dyan sa Pinas. Kaya dito sobrang ganda ng ano nila, yung pag-handle nila, and then talagang smooth yung mga pangyayari, yung mga pag-medical sa amin, kaya mabilis lang natapos. We're done. Pagkatapos nga po namin magpa-medical, agad-agad na po kaming umuwi kasi gutom na rin po, at yung vice president po ng company namin nag-aantay po dun sa ano, sa apartment namin, kasi nga po gusto po kaming i-check or gusto kaming makita or mag-observe dun sa aming klase, kaya bumalik kami agad para makapag-prepare. Meanwhile, and tapos na kaming ano, mag medical dito sa Japan. Ang bilis lang, wala pang 2 oras tapos na kami. Kaya grabe, kakaiba talaga dito. Ibang-iba sa Pinas. Amazing. At lalabas muna kami kasi wala na kaming bigas. Bibili lang kami ng bigas. And then, mamaya daw mga alas 2, pupunta doon yung ano, yung tawag nito, vice president ng company namin. Kasi chicheck daw kami. And then, baka bukas, pupunta na naman kami ng anong tawag nito, yung sa City Hall para mag-register ulit ng bagong location namin dito, kasi lilipat na kami ng Kumaki. Yeah, ayan. And then sa 3, ayun na, punta na kami sa bagong apartment namin. And then sa 4, umpisa na ng trabaho. Kaya bakbaka na. Ngayon pupunta muna kami ng tindahan para bumili ng aming bigas. Ubus na kasi yung bigas namin. Kala namin aabot pa, hindi pala aabot. Lakas namin kumain eh. Lakas kumain ng kanin. Mga barako pa naman. Tara. Meanwhile, ito po yung bigas na binili namin, 2 kilo. So parang ano lang yan. Sililipat na kami. Pagsaing na. Saing. Tapos, hi, sensei. Luto si Bam ng ano,
Ayan, niluluto mo ba? Baboy at burger. Burger, sugoy. Magahan. Ayan, baboy at yung akin, ito. Gulay. Ano pa yan? Ininit ko na lang yan kasi kagabi pa yan. Kagabi ko pa yan niluluto. Ah, naluto. Ngayon, initin ko na lang. 2,000 years later. Tapos na nga po kami puntahan dito ng ano namin, nung vice president ng company. And then, yung nag-observe lang naman po sila about sa klase. Kaya kanina nag-klase po kami. And then after, ngayon, pupunta po kami sa Kaisha para mag-practice po ng driving nung ano, ng, ang tawag nito, forklift. So, pupunta kami ngayon. Kaya may dala kaming helmet. Yung dalawa yung naantay pa namin. Maulan dito eh. Yan o. Maulan dito. Kaya see you na lang mamaya dun. Ito at pinasubok po kaming mag-drive po. Pero itong forklift na ito, eh, hindi po to yung pinag-aralan namin dun sa school. Ang tawag po dito is rich truck na ano na forklift. So yan yung minamaniho ni John ngayon. Sinubukan namin na ilipat yung isang ano yan. Kumbaga yung mga karton na yan, papalipat dun sa kabila. Pinasubok po sa amin. Kami pong tatlo, tinuruan po. Pero si ano po, si Bam, alam na po niya yan. Kasi 5 taon na po siya nagmamaniho ng forklift po sa Pilipinas. Nagtrabaho po siya sa Pilipinas ng 5 taon. Kaya experiensyado na po siya. So kaming dalawa na lang ni Franz yung first timer. So ayan, inano na ni Franz yung mga karton. Pinatong na dun sa, ano, sa lalagyan. Ayan, ang susunod naman yan is ako na naman yung susunod na gagawa ng ganyan. Kaya tingnan din natin kung makakaya ko ba yung ganyang forklift imaniho. Kasi first time din natin makaano. So ngayon lang talaga sa ano lang na sa time lang na ito. Meanwhile, eto na nga at tayo na po yung sumubok mag-drive at same pa rin nung gagawin ni Franz, ililipat din natin yung mga karton dun sa kung saan po kinuha ni Franz, ibabalik lang po natin. At swerte lang po kami kasi ang bait po nung nagtuturo sa amin. Ang bait niya po at nakapunta na po pala siya ng Davao. Kinikwento niya po sa amin na kumain din daw siya ng Jollibee pero sumakit daw yung tiyan niya. Yun yung mga sinabi niya sa amin. Ang daldal din po niya. Kaya nakakatuwa lang po na ganun. Ang swerte din po namin dito sa Japan kasi yung mga tao, ang babait po nila. Kaya, ayan, thank you Lord talaga. Bira, reach on, reach. Trust. Trust na. Taas, 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 taas. Yeah, taas pa. Oops.
Meanwhile, yan at isang araw na naman yung ating natapos. Pinag-ano lang kami doon. Tinatry kami mag-drive nung anong tawag doon na ano pre? Rich in? Rich truck. Rich truck na ano, forklift. Kasi yung na-drive namin doon sa school, ano yun? Counterbalance na forklift. So ito, iba na naman to. Tinuruan kami. Ilang oras lang yun? Dalawa? Dalawa. Dalawang oras. Iba yung ano niya eh. Iba yung... function. O iba yung gamit niya doon sa pinag-aralan namin. Kasi yun, ano lang yun? Kumbaga walang reach in. Eto may reach in. Kaya minsan nakakalito. Pero sabi ni Bam, kasi siya naman yung may mataas na experience sa aming tatlo. Mga isang buwan daw na tuloy-tuloy na ganun trabaho makukuha na din daw. Kaya gambate lang kami dito. Gambate. Laban lang kami dito. Laban. O, ayan mga kababayan, pauwi na kami. Naglalakad lang kami kasi malapit lang naman. So, iniwan na kami ni Sensei. Kasi kailangan niya din umuwi. Eh, gabi na. Magagabi na dito. Hanggang sa susunod mga kababayan at maraming salamat and don't forget to subscribe. So, bye-bye!